Sorry, hindi ako marunong mag-Mandarin. Hindi rin marunong mag-Ilocano. Ano pala ginagawa ni Congressman sa Bingkip? Alam ko lang po, tumulong. Yay! 2019, nung tumakbo ko sa Access Party List, kasama ko si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, under kila Presidente Duterte. Ang natutunan ko sa Kongreso at kila Tulfo, yung tumulong po sa mga nangangailangan. Kaya nga nung naging caretaker ako sa ating probinsya, sa Benguet, marami ang nagtataka, ano kaya ang gagawin nitong incheck na hindi marunong mag-incheck? Sabi ko kay Governor Diklas, Gob, tulungan mo ko na matulungan natin ang ating mga kailian. At the rest is history po, dahil si Governor Diklas, hindi po ko iniwan kahit kailan. Amen. Kaya po kami napunta dito, galing kami sa Macau, pinuntahan natin ang isang OFW na namatayan na magulang. Tumawag po kay Mayor Fermin, yung anak, nagpapatulong para maiuwi at madala po sa Kapangan, at kino-coordinate na po sa ating opisina para maiayos po. Every time po na umiikot kami sa ating probinsya, lagi namin sinasabi sa mga kamag-anak nyo na dapat tayong magpasalamat sa inyong mga kamag-anak na OFW dahil yung hirap at lungkot nila, tinitiis nila para mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya nga kami, yung pinaka-list na magagawa namin yung pumunta dito at kamustahin kayo. Ipaalam sa inyo na hindi kayo nag-iisa, kahit hindi kayo nakakaboto, kailangan namin kayong tulungan dahil kakailan tayo. Yes! Kahit po mga taga Mountain Province, taga Kalinga, tutulungan po natin. Kaya nga po, kung meron kayong mga may sakit na kamag-anak sa Benguet, pwede nyo pong ilapit sa amin. Paano po? Mamaya, iiwan po namin yung number ni Miki. Siya po yung staff ko. Lahat ng kailangan nyo, kung gusto nyo sinanang ipagamot sa Benguet Gen, kami na pong bahala. Wow! Pag meron kayong anak, kapatid, na kailangan po magpa-opera sa puso, sa National Kidney Institute o sa Heart Center, kami na pong bahala, wala po kayong babayaran doon. Kaya alam po may problema. Kapag ang problema po ay broken hearted, hindi po namin. Kasi si Governor Diklas, doktor na po yan. Noong ako po ay na broken hearted, tinanong ko kay Governor Diklas kung anong iinumin ko, gamot. Ang sabi niya, kailangan kumonsulta sa doktor. Eh sabi ko, Gob, di ba doktor ka? Hindi, kay Dr. Love. Siya po ay si Dr. Healthier Benguet. Kaya hindi niya kayang solusyonan ang gamot sa broken hearted. Pero ganun pa man po, hinding-hindi po titigil yung tulong na ibibigay namin sa ating mga kailan at sa ating probinsya. Patuloy po ang development. Ngayon, tinatanong kasi ako lagi, Congressman, hindi ka ba natatakot matalo? Kasi hindi ka parang Ilocano. Sabi ko, basit lang. Mas natatakot po ko, mas natatakot ako na hindi makatulong sa ating kailan. Hindi ako natatakot matalo kasi mas nakakatakot kung nananalo ka pero hindi ka tumutulong. Yes! Kaya ito, hanggat nasa Benguet ako, kahit isang araw na lang, dalawang araw na lang natitira, importante may matulungan tayo at syempre, we should make a difference sa ating probinsya. Okay po ba yun? Okay! Papasalamat din po ko, meron po kami mga kandidato sa graduation. Ito po ang aming mayor ng, ano nga, Tublay? Si Mayor Armand, gusto rin namin, ito po mga gagraduate, papasalamatan lang natin sa kanilang serbisyo. Wow. Hindi pa sila matatanda, gagraduate lang sila. Mayor Armand ng Tublay, Mayor Man Fermin ng Kapangan. Mayor, ito po, galing British po yan. Kaya dito ang ninuno niya. Si Mayor Thomas Wallace ng Bukod. Yan po. Mayor Cesar Molitas ng Kibungan. At syempre po, yung huling natitira. Saan na ba? Pasensya na po kasi maliit talaga ang mata ko. Pero may mas maliit pa pala mata sa akin. Si Mayor Salda ng La Trinidad. Kaya mas maliit po mata ng hapon kesa sa incheck. Kaya ang may pinakamaliit na mata si Mayor Salda. Pero kita po niya ang mga kailangan ng tulong at kailangan ng development.
Hindi po natatagalan kasi yung mga nasa benggit na kamag-anak niyo, pag nakita siya, ay madaldal. Alam na namin yan. Kaya nga pag nagsasalita ako, minsan nagbabaan na ako ng popcorn. Kaya lang ngayon, wala kami mabilihan ng popcorn. Ganun pa man, papasalamatan ko rin, syempre si Governor Declas na since day one, pumunta sa Maynila. Ako po yung nakikipag-set na meeting, siya po yung pumunta, umupo po sa sahig, na pagkamalam po ni Mickey na driver ni Governor Declas. Ganyan po kasimple ang ating governor sa Benguet, and I'm proud po na nabigyan ako ng pagkakataon makatrabaho po si Governor Declas. And syempre po, isa-isain ko na rin po ang pinakabatang mayor kasi siya po si Junjun Bantales. Yan, Mayor Florante Bantales. Ayan. At syempre, si Mayora Salongan ng Tuba. Yan. Napakaganda po ni Mayor Salongan. Parang kayo po. Pag tumanda kayo. At syempre, ako po ay taga Itogon. At ang mayor ko po ay si Mayor Joaquin, Bernard Joaquin ko ng Itogon. At syempre, isa pang Amerikano. Sabi nila ang Benguet, may Inchik, may Hapon, may Amerikano, may British. Ayan po si Mayor Smith. At ang pinaka-artistahing mayor po sa Benguet, sasablan po siya, Mayor Alfred Dacomos. At syempre, yung Bugyas po hindi ko binabanggit kasi pumunta kami sa Macau, siya yung kilalang kilala. Kasi po, bakit? Yung pinakamasasarap na carrots nasa Bugyas. Kitang-kita naman po sa suot ng mga taga-Bugyas. Orange, carrot. Mayor Ruben Tindaan. Muli po, mga kailiyan dito sa Hong Kong, kapag may problema kayo, ilapit nyo po sa office namin o sa respected mayors nyo at sa ikaw-organic na lang po nila sa amin. Muli po, salamat po at mag-enjoy po tayo. Meron ng bakon po. Hindi po sumama ang mayor ng bakon. May tatanong po ako sa inyo, naabutan niyo po ba sa Pilipinas nung first term niya? Pero dati po, hindi siya ganyan kagwapo. Noong nakatungtong na Hong Kong, naging mukhang artista sa Hong Kong. Siya po si Mayor Me. Siya po si Mayor Bill Raymundo. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Sorry po. Nakalimutan ko po ang Mayor na Mangkayan. Oh, I'm here. Wala po siya ngayon kasi yung birth certificate niya po nagka-problema lang. Pero sabi niya, sa Adibay sa December sa Macau, at pag meron pa rin dito sa Hong Kong, sasama po siya. Pero sa Adibay, dapat kami naman na maghanda ng pagkain. Miss Pao! Papayagan kayo magsunog ng baboy dito yung watwat. Alam ko po, nami-miss nyo na ang watwat. Kapag uuwi po kayo na Manila, hindi po kayo pupunta sa opisina ko. Doon po kayo sa bahay ko pumunta. Wag lang sabay-sabay. Ayan po si Mayor Joaquin. Kasi taga Itogon niya ako. Pasyal po kayo doon. Lahat po welcome. Salamat po. Thank you.